Magandang araw muli sa inyong lahat. Isang buwan na po tayo dahil ito na ang ating ika-apat na episode ng ating SDS Mendoza Vlog o SMV. Patuloy po natin ginagawa ang ating trabaho sa tulong ng ating mga magagaling at masisipag na mga education leaders at mga kawani ng SDO Davao Occidental. Gaya noong nakaraang linggo, abalang-abala po tayo sa napakaraming gawain na masaya naman tayo dahil nagampan na naman natin lahat ang kani-kanilang mga tungkulin. Nagbukas po ang linggo sa pagbisita natin sa Tubalan Elementary School upang personal na alamin ang kalagayan nila. Matapos na mabigyan natin sila ng go signal na magsagawa na ng face-to-face classes. At binisita natin ang isang lugar na magiging mahalaga sa kanila. Bibitirin ko muna kayo para sa mahalagang kaganapan at sa takdang panahon ay ipaalam natin ang napakahalagang pangyayaring ito. Kaya, lagi pong mag-abang sa ating vlog para hindi mahuli sa Manila. Kinabukasan araw ng Martes, ay dumalo tayo virtually sa committee hearing ng Basic Education and Culture ng House of Representatives sa pangunguna ni Representative Roman Romulo bilang taga-pangulo. At kasama si Ginoong Genelito S. Atilio na kumatawan sa ating Regional Director Alan G. Barnaso, ay nagpahayag kami ng aming lubos pusong pasasalamat at pagsuporta kay Congressman Claudio P. Bautista na nag-sponsor ng apat na house bills para sa ating mga converted, separated, at created schools dito sa SDO Davao Occidental. Sa nasabing araw din ay kasabay namang ginagawa ang Oplan Balik-Eskwela at PTA Convergence sa Isla ng Sarangani, kung saan ay pinangunahan ni ASDS Tony de los Reyes ang dalawang grupo na nagbigay ng technical assistance sa mga guro at tagapamahala ng mga paaralan sa nasabing school district sa pangunguna ni DPIC Jeffrey Bagungon. Siya ay sinamahan ni Eps Irene Mahinay, Eps Romeo Pareño, Attorney Bernamay Santelia, Eps Lenny Bernales, AO Lenny Remolino, Budget Officer Erma Asombrado at PTA in Charge Teresita Caballero. Kasabay ring ginanap ang Oplan Balik-Eskwela sa purok ng Don Marcelino sa panguna ni PSDS Aldrin Beno. Nandoon din sina Eps Aurora Melurida at Eps Alerna Andor. Kalagitnaan ng linggo, araw ng Miyerkules, dumalo tayo kasama si Socmob Seps Elvira Labis at Teachers Group Representative Jaime A. Anticristo sa isang makasaysayang organizational meeting ng Local School Board ng probinsya ng Endless Possibilities, Davao Occidental. Sa pangunguna ni Governor Franklin P. Bautista at Education Committee Head ng Sangguniang Palaliwigan, Brett Bautista. Dito, mariing tinura ni Governor Franklin na para talaga sa education sector ang nasabing allocation. Kaya dapat lamang bilang mga tagapangasiwa na gawin namin lahat upang ito ay magastos at magamit ng tamang paraan na sinangayuna naman ng lahat ng dumalo. Samantala, kasama ang mga kasapi ng Human Resource Merit Promotion and Selection Board ay dinaluhan natin ang National Kick-Off Activity for the Reorientation of the Agency Merit Selection Plan and Recruitment Selection and Appointment Guidelines sa buong maghapon, kung saan
ay pinayuhan ang lahat ng mga rehiyon at sangay ng BHROD na kabisaduhin na ang nasabing issuance habang naghihintay sa ilalabas na hiring guidelines para sa mga teaching, school administrators, non-teaching at teaching-related personnel na bunga ng ilang taong pagriripaso ng mga dating guidelines na ipinalabas at layuning pag-isahin ang mga ito. At yan po ang kabuuan ng mga mahalagang kaganapan sa loob ng nakaraang linggo. Naway nakapagbigay kami ng kaukulang impormasyon na kapupulutan ninyo ng aral at kami ay humihiling na kayo na po ang bahalang ipaalam ito sa iba. Kaya share-share lang po sa inyong mga status at chat groups. Muli, maraming salamat. To God be the glory.